Live na ba? Maaga na ba? Live na bang talaga? Well, I think we are live. Let's begin. Ayan, Mawinians. Hello, hello, mga pioneers ng ng Princess Maui 2.0 channel. Kumusta po kayo? So, nag-live tayo ngayon dahil mangingilin ba? Dahil hindi tayo nakapag-live kagabi Philippine time. So, bumawi tayo. Napagod ako mga dad kuya sa aking biyahe. So, although nag-set ako ng alarm, dalawa naman ang phone ko na pareho nakaset po ng alarm para makapag-live ako ng ganung oras. Hindi ako nagising. Sa pagod ko na rin siguro mga ate at kuya. Pero konting penitensya nga po dahil mahal na araw, konting pagsasumikap, ganyan, pagpupush. Kaya mag-vlog tayo. Ano po, matatambakan na naman kasi tayo ng mga ganap-ganap na hindi pa tayo nakakapagbigay ng ating reactions, ng ating comments. So hanggat may oras at gising, laban mag-live tayo. So pag-usapan po natin itong apakagandang message ni Spokes Harry Roque, and actually it's an analogy, not an analogy but actually direct comparison of, di ba yung kwento ngayong Semana Santa or Holy Week na ang ating Panginoong Hesukristo ay pinagkanulo ni Judas Iscariote. And itong panahon ng Semana Santa, medyo relevant sa nangyayari sa panahon natin ngayon, di ba? Kasi tayo ay ipinagkanulo ng pinagkatiwalaan natin, ng taong bayan, hindi lang po ng 31 million. Marami pong mga Pilipino ang hindi naman botante nung mga panahon na, ng election noong 2022. Pero sumuporta po kay Hello Kitty. Ano, may mga kakilala po ko mga ate at kuya na hindi sila registered voters, natanggal nga po sa listahan ng COMELEC, medyo mahigpit nga yan. Na kapag ka, say, dalawang beses kang hindi nakaboto ng sunod-sunod or two consecutive elections na hindi ka nga po nakapag-cast ng vote mo, matatanggal ka sa listahan ng COMELEC. Dahil po dyan, hindi sila nakaboto pero tuloy pa rin po ang supporta nila sa UNITEAM. Dahil umaasa po yung ating mga kababayan na itutuloy ni Hello Kitty yung nasimula ni PRRD. Okay, so yung mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, kaklase, kapitbahay, at kung sino-sino pa ay pinakiusapan, ikinampanya nga po itong UNITEAM tandem ni PBBM at saka ni Marcos Jr. at saka ni VP Sara. Tapos, marami nga nagkaaway. Alam niyo, pag panahon ng election sa mga ate at kuya, meron nga akong kaklase na year 2000 pa, kaaway ko na, hindi pa naman kami botante noong mga panahong yon. Pero dahil nga po, may mga youth naman noong panahon na yon, mga Millennium Jubilee, mga ganong panahon, early 2000, na may mga kabataan naman na inuusap na sumama sa mga kampanyahan, di ba? Kasi natutuwa ang taong bayan kapag napapanood na may mga lahat ng demographics, mga ate at kuya, no, kabataan, kababaihan, senior citizens, even LGBT, sumasama sa campaign ng mga politiko. So parang inclusive, parang lahat, di ba, we belong sa mga politikong tumatakbo. Kaya naman, yung mga kabataan, kami ng mga bata pa, mga teenagers, ay inuusap po na ikampanya yung mga politikong yan. And then, dahil nga po kami mga kabataan ay magkakaiba ng sinusuportahan ng mga local governments, halimbawa mayors, yung mga classmates namin nasa kabilang partido, like sa mga liberal, di ba? And kami naman sa NUCD pa yata, ano, Lakas NUCD, UMDP, naalala niyo yan. Kami mga magkakaklase, magbabarkada, nag-away-away. Pero yung mga after nung, so sumunod the elections 6 years after, magkakabati na yung mga politikong ikinampanya namin, magkakaalyado na. Kami magkakaklase hanggang ngayon, hindi pa bati, 24 years kakalipas. Ano ba yun? Ganyan po talaga, no, divisive ang politics. Alam ko po yan dahil nga po ako vlogger, kapag hindi ko kaalyado yung sinusuportahan ng mga viewers, hindi sila natutuwa sa ating channel. Ay, nangalangal na ako, di pa ako nagagawa ng live sa ating main channel.
So, kumusta po ang iyong Holy Week so far? Miyerkules Santo na po dito sa Pilipinas, 27th. Sa ibang parts ng globe, it still is 26th, no? Martes pa rin po sa ibang parte ng mundo. And dito sa Pilipinas, being the second country na Sagrada Katolika, or may pinakamaraming Katoliko, ah, baka nga Pilipinas na may pinakamaraming Katoliko, di ba? Siyempre, number one ang Roma. Kinocommemorate, hindi sineselebrate ito pong nangyaring di ba pag pagkakanulo kay Jesus Christ at pagkakapako sa krus at pagkakamatay nga po, di ba? Pero ayan nga ang binigyan ng reaction ni Spokes Harry Roque na pwede pong ikamatay literal ha ng mga Pilipino itong pag kakahudas sa atin ng hindi naman niya pinangalanan actually mga atit kuya, pero gets na gets natin sa mga clues ng kanyang binabanggit na tinutukoy niya ay si Kuting Jr. Hold on. Gawa lang ako ng live natin sa main channel natin. Ayan. Kaya rin ako nag-live ngayon mga atat kuya. I can guarantee na okay ang internet mamayang gabi. What the heck? Or makakapag-live pero pipilitin ko pa rin po. Total, hindi naman masyadong busy yung gantong panahon. No? Wala namang nag-invite sa Principesa na mag... nalombay ako at nalongkot. Ay, wala mo lang nag-invite sa akin na mag-swimming ngayong weekend. Pero may lakad po ngayong Principesa bukas, mamaya actually. Pero mangingili lang po tayo araw ng Biyernes. Yan ang pinaka-importanting araw. Eh. And nagtanong din ako ng mga establishments, even mga malls. Bukas po sila ng Webes, pero mas maaga nagsasara. Sa Pilipinas, yung regular hours ng malls, mga 8 o'clock, 9. Pero yung iba pong establishments, magsasara po ng 6 o'clock p.m. Alam nyo mga ate at kuya, sobrang traffic sa Manila na naman. Siguro nga dahil nag-uuwian. Ingay na yung trililing sa labas. Andali. Nag-uuwian po ang mga nasa Maynila, estudyante, mga nagtatrabaho, nag-uuwian ng probinsya. So grabe ang traffic, Diyos ko po. Like kahapon, umalis ako ng Maynila nang babalik din ako mamaya, luluwas ulit, paluwas-luwas ang inyong Principesa at may mga iniintindi nga po. Umalis ako ng Maynila ng mga 3 o'clock. Nakauwi ako ng probinsya ng mga 8 or 9. Ano ba yun? Grabe ang traffic. Walang masakyan. Kung meron man pila, grabe naman itong... Well, naiintindihan po natin na karamihan sa ating mga kababayan maglalaan or diba? Magsuspend ng kanilang Lenten seasons sa probinsya. At siguro mas mahaba-habang bakasyon nga yan. Kaya naman po, grabe, ang dai na naman ng pasahero. Nakakalungkot na akala ko, to 2 years na si Hello Kitty. Hindi pa naayos ang ating, ito number one problema. Ito ang reflection mga ate at kuya na usad pagong talaga din ang Pilipinas. Ang ating means of transportation, ito actually ang magandang negosyo kung kayo nagbabalak magnegosyo sa Pilipinas. No, yung mga kaya namang bumili ng mga 10 taxi or whatever, kung kaya yung bumili ng bus mga ate at kuya, problema nga lang yung paradahan at saka yung prangkisa, anomalya nga kasi sa pag-apply ng prangkisa. Pero isa po ito sa mga kailangan kapag po kasi ganyan, no? Kapag in demand ang isang bagay, dapat po talaga yan yung, kung di ba, kung pag-aaralan mo ang isang negosyo, gusto mo ng isang negosyo, huwag ka nang gumaya sa mga kakilala mo na kumikita sa kanilang business ventures, ganyan. Kung ano talaga yung need na need ng tao, yun ang gawin mong negosyo, hindi yung porket nakita mo, malay mo kasi linya talaga nila yun. Alam nyo, mga atit kuya, ma-share ko lang bago tayo magtuloy-tuloy ng ating vlog. Yung kakilala ko, nagnegosyo siya ng salon porque nakita niya na ang boss namin ay kumikita ng maganda sa salon. Alright. Alright.
So, gumaya lang ng negosyo, mga ate at kuya. Sabi niya, tiba-tiba pala ang ganyan ang pagninegosyo ng parlor, ha? Maraming nagpapaganda, ganyan to. Lalo na kapag may mga okasyon. Ganun pala, gagayahin ko, ginaya, ano? Ayos ko, nag-flop yung salon nila. Ang mahal-mahal ng renta, walang mahanap ng matinong tauhan. Ang laki ng gastos. Millions. Dahil magandang salon yon. Nalugi. Kasi hindi nila linya. Gumaya lang. Kapag iniwanan ng beautician, or maybe ang beautician may offer sa ibang salon na mas malaking sweldo, or magpapahiram ng pera yung may-ari, di ba? Madaling akitin yung mga beauticians, lipat ka sa akin, need mo ng pera, manghihiram ka, o sige, dito ka na sa akin, sweldo mo, 9K a month, ganyan-ganyan. Madaling toksohin, or madaling mayakag. So, nag-flop yung negosyo nung kakilala ko, nalugi sila ng bonggang-bongga, ang mamahal ng gamit ng salon, di ba? Ako nga, hindi ako naglalakas loob mag-negosyo ng salon kasi malaki ang puhunan and mapapabayaan ko ang vlogging. So, ganun yun. Kung ano yung need na need, at hindi, pero hindi mo linya, huwag mo nalang pilitin din, no? Or gumaya ka lang. Kung ano talaga yung kailangan kita mo, di ba, in demand, apartments, ganyan, maybe resto, dyan sa lugar nyo, walang social na restaurant, maybe talipapa, magpagawa ko ng... Ako, dami tumatakbo sa, ano ko, sa imagination ko. Yun naman, very imaginative ang prinsesa, di ba? Kulang lang naman tayo sa finances, pero mga ate at kuya, ganun dapat. Kung ano yung need na need ng tao, mas magandang yun ang gawin mong negosyo. Huwag kang makigaya na nagtayo lang ng boutique, yung kakilala mong social boutique, gusto mo na makipag-compete, gusto mo lang mag-business kasi nga ayaw mo nang maging empleyado or something. Pag-aralan talaga po, ano, ganun, dapat may mga feasibility studies. At itong transportation po, isa sa mga need na need natin sa Pilipinas. Diyos ko po, ang haba ng pila ng mga biyahero. Tapos kakaunti ang... masasakyan. Ay, problema nga po rin, corruption nga sa pag-apply ng prangkisa, may pa under the table. Ano bang survey natin? Mag-join kayo sa survey, mga tat kuya. Like po tayo. Comment. Ayan. Hudas. Okay, hudas. Diyos ko, ginoko, dapat pinapako sa krus na talaga itong mga Judas na ito. Si Judas ang deserving mapako sa krus eh. Well, alam nyo naman ang kwento ni Judas, di ba, ni Judas Iscariot, mga atad kuya. In the end, naghikog naman siya. Alam nyo yung hikog? Pakicomment niya sa comment section. Naghikog, baya siya. Dali. So, sana mangyari rin yan sa Judas ng bansa natin ngayon. Uh-huh. Sino ang ating mga early birds dyan? Sino ang maaaga sa ating backup channel? Alrighty. Oh, Ate Jen Chen is here. Good to see you po, ate. Ate Teresa from Canada. Hello po. Ate Max Lasqueri from Hong Kong, kumusta ate? Hello. Ate Heidi, good morning. Kuya Noel Machika, si Butod ay dress. Grabe naman sa kasopangan. Diyos ko po, ang loto mga ate at kuya, dalawa ang nanalo. Sabi nga ni Miss Ebos, naku po, talagang humabol pa. Mukhang kailangan ng budget ngayong Holy Week ang mga yawa. Hindi pa rin daw magaling ang pakiramdam. O ba't nagpatawag ng meeting yung impact? Pag-usapan natin mamaya si Butod ha. Nagpatawag ng meeting, may regular meeting. Akala ko ba masama ang pakiramdam? So ano na naman yung photoshoot niyong ina nyo? Diyos ko po, ang panlilin lang sa kapwa. Nabubuking talaga po mga ate at kuya. Sarah, Ate Ruthie, moderator and member sa ating main channel, CJ Armstrong from Florida. What time is it there? Good evening po. Hikog, nagpatiwakal, nagbigti. From Valenzuela, Sinate Vlog TV, maghikog na unta ang mga yawa. Maujod! Tumalon sa espada, magharakiri. Diba? Tumalon sa katana ang mga yawa. Una ang lubot. Gabot sa lubot. Okay.
Alrighty. So, ano pa ang ganap? Sandali, ano ba mga snape ko din na hindi ko mapag-uusapan na mama. Dami ko kasing nire-reading topics tapos hindi ko naman na-discuss. So, dito ko nalang binabanggit sa intro. Mga, huwag na magtaka kung bakit ang intro natin ay maraming chika. Dahil nga po, dito ko yan minsan binabanggit. No, kung hindi ko man ma-discuss kahit na nire-ready ko na. Nakakaalibadbad talaga. Diyos ko. Nakikita ko, oh, parang inedit talaga yung butod. Talagang, ay, oh, pinilit paliitin ng berry light. Talata pa rin. Okay, mukhang tinatago ang bukol di umano. May bukol? Bakit may bukol? Ay, saan ba ng bukol? Dapat dalawa para mukhang sungay. Ay, may nakita akong video mga anak ko. Yan, nandiri. My God, nandiri ang isang akla ba siya o talagang kadiri? Oh my God, may humalik sa kung sino man. And then after humalik, nandiri. My God, tama yung sabi sa akin ng puting hito. Ah, sige, mamaya play natin yan. Okay. Oh, ay kumasama ang pakiramdam ng mga yawagid. Sa mga pakiramdam, hindi dapat ano na, sino ba namumuno? Kung hindi kayang mamuno ng Pilipinas, ibigay na sa Vice President, leche, di ba? Masama pa rin ang pakiramdam? Oh, mga ka-etchosan, sandali. I-ano na natin, i-start na natin ang vlog. Oh, 12 hours difference, CJ, there in Florida. Okay, quiet muna. Akis ha, mag-i-intro ang ating main channel. Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Mawi Sensei. Welcome sa ating YouTube live stream. Okay, in today's show, pag-usapan natin itong matinding banat ni Spokes Harry Roque kay Hello Ketse. Actually, hindi naman niya talaga pinangalanan, pero... Obvious naman kung sino yung tinatawag niyang Judas Iscariot, mga adad kuya, ang Judas sa Pilipinas ngayon. Sino pa ba? Ang Diyos ko, Smokes Harry Roque, mag-ingat ka, baka any monument. Hello, hello, Mrs. Mommy. Give my regards to your children. Hello, hello po. Where was I? Okay. Oh, hindi naman pinangalanan ni Spokes Harry Roque, pero kilala na natin ang kanyang tinutukoy na Judas sa Pilipinas ngayon. At saka po, katulad na nabanggit ko sa ating main channel, sa ating backup channel rather, na nung, di ba, nung tinraidor ni Judas si Hesukristo, ay ikinamatay ito ni Jesus Christ. So, itong pang-Judas ni Hello Kitty, tawagin na lang natin siyang presidente ninyo. Itong pang-Judas ni Marcos Jr. sa Pilipinas, pwede natin itong ikamatay. Maraming mamamatay. Dahil nga po, lalo't nandito na yung
Yeah, andyan na yung EDCA sites, di ba? Nandyan na yung mga kano. Mukhang isasabak tayo sa giyera ni Hello Kitty pag pumupunta. Nadudunas lang, no? Force of habit. Pasensya na. Slip of tongue. So, kung pag pumupunta abroad, ang inangaw-ngaw ay patindi daw ng patindi ang problema ng, di ba, ang conflict with China. Napipinto na naman daw ang world, na nasa frontline na naman daw ang Pilipinas. Ay, isasabak talaga tayo ni Hello Kitty sa giyera, mga atat kuya. May mamamatay sa atin bilang kasundaluhan, baka mga inosenteng buhay pa. At nakakalungkot ito, mga atat kuya, hindi naman katulad ng Ukraine na nung nagkagiyera, ang kanilang mga citizens ay, di ba, kinukup ng ibang bansa. Sinong kukup-kup sa atin pag nagputukan? Sino, hiwalay tayong isla, hindi naman tayo katulad ng Europe na iisang continent, di ba? And even itong, yung Middle East or Middle Asia, yan, o, isang kontinente. May katabing mga bansa na pwede namang lakad lang, di ba? Pilgrimage, exodus, o, kung anong tawag dyan, o, lakad lang, or maybe land transpo. Ay, tayo, isla tayo eh. Magbabarko, mag-aeroplano, good luck. Tamaan tayo ng nuclear na bomba dyan. Good luck talaga sa buhay natin, mga atit kuya. So, literal na may mamamatay ng mga Pilipino. Alam niyo yung malimit nilang pagdadala ng mga rasyon-rasyon, kunwari, parang araw-araw o ilang beses sa isang linggo ang ginagawa nilang pagrarasyon sa BRP Sierra Madre dyan sa South China Sea, eh, para di ba mapapakita nila na binubuli sila ng China or binu-water cannon sila. Ang eksena po niyan, mga atit kuya, ay parang ang gusto nilang mangyari, may isang Pilipino na mapatay ang mga incheck para magwala ang buong bansa, gagalitin ang mga kababayan natin. Ah, pinatay na China! Gera na! Ayan ba yan? Gera na ito! Sige, laban tayo! Hello, Kitting Yawa. Kahit hindi po wala sa atin, although matapang tayo, mahal natin ang Pilipinas, hindi tayo barbarians, mga atit kuya, hindi tayo, ano ba, mga Vikings or kung anumang lahi, di ba? Or mga Arabo, kung sino pa man na matakaw sa gulo. Hindi tayo mga Mongols or kung anong lahi yan na laging may war, di ba, sa kanilang mga katabing bansa or nang i-invade. Hindi tayo pala away. Well, kahit sinakop tayo, eh, ang tagal natin bago na-realize na dapat pumalag. Eh, gaano pa katagal ang pag-aantay natin? Magto 2 years na yung yawa agad. Oh, magtatsaga tayo ng another 4 years. Antayin na lang natin ang susunod na elections. Baka pag nagkataon, mabudol, huwag naman sana. Anyway, hindi daw tayo nag-away-away dahil magkakamag-anak naman po ang mga nasa Asia. Correct po, Ate Tess Balburias, di ba? Dahil ang lahi natin, di ba, Indones, Malayo, o Ita, ang unang-unang lahing Pinoy. So, may mga inchik, nalahian na nga tayo ng puti, ng Kastila, at mangilang-ilang Hapon malamang, kung sino-sino pa sumakop, di ba? Pero most of us are married to Asian, or di ba? May dugong maraming inchik, lahing inchik sa Pilipinas. Kami nga, may lahing inchik din, mga atit kuya. Ang nanay ni mama ay inchik. So, hindi tayo nagkakagulo dito sa Asia, pero itong pusang inamoy ay gustong-gustong makipagyera, ay nakakagalit pong talaga. Ay hindi ito yung pinangako niya sa atin, kaya tuloy siya natatawag ni Spokes Harry Roque na Judas. Hindi man siya pangalanan, obvious na siya tinutukoy. So panonoorin natin mamaya yung video ni Spokes Harry Roque. Okay, sa ating survey, please join. Walang daya yan, fair enough fair, di ba? All is fair in love and war. Sana wala nang war, love na lang, yawa kang ko. Pareho ang result. 98% ang nagsasabi kung si Judas, alam nyo na, kung Judas si Ngiwi, ano naman si Butod? Anaconda, tumaas na yung ating main channel. Anaconda na, or serpent. Mas malala pa sa serpent, anaconda na nga. Pero malaki ang anaconda eh. Or be anghel sa lupa, sabi ng ilang pirasong nanonood. Baka pusang gala daw si Hello Kitty. For the show and for the, yeah, papansin, parang atulungan.
Gustong-gusto nga makipagyera ko, ting, ikay tumungtong laang sa kalabaw na anemic ka, nagtatapang-tapangan ka, hindi ka matapang, uy, takot ka ngang mabigwasan. Well, mukhang nabukulan mo yung isa, edi, okay, tumapang ka ng konting ina mo ka, lige, magbugbogan kayo yung dalawa, magpagulong-gulong kayo dyan sa, pati hindi ka pasakali ng mga multo dyan, mga poltergeist. Diyan sa palasyo, mga hayop kayo. Hoy, kung sino man yung mga nandyan pa nag-iikot, di ba? Nag-roam around ng mga kaluluwa sa palasyo ng Kamangyang. Pakisakal na po, pakigusto, bangunguti na sana mga iya para matapos sa problema namin. Hinihinay mawi, baka mga gurgur. Kending muna, mga kapatid. Hello, Ate Lynn, Tasha. Liza the Kraken. Talaga ba? Ate Arnie Curtis, Ate Juliet. Uy, may bangaw na nakapasok. Ang pangalan niya ay Tirador Disanemilio. Uy, may bangaw. Special mention sa bangaw. May salim pusa sa ating channel. Ayan, wala pa man pong pang-coffee sa ating channel. Pero, oh, sino yan? Eh? Okay. Pero thank you so much po sa mga nagsisend ng kanilang super thanks sa ating channel. Oh, tama ba? Si Winter Coco Sam gives us $4.99 sa ating vlog, yung huling vlog natin. Okay. And sabi nga ni Miss Maharlika, hindi daw si Attorney Glenchong ang nagbigay ng video, no? It's somebody else na nag-share doon on screen. Well, maybe Ms. Marlica is just protecting the source. But, di ba sabi nga niya, nasa kanya na nga yung ebidensya. Well, no problem with that. Protektahan mo, Ms. Marlica, kung sino mo na nagbigay ng video sa'yo or nag-share sa'yo. Need na need ng, di ba, ng discretion. Yeah. Ayan, thank you po Winter Coco Sam sa $4.99. Ito po yung mga pakulay sa ating channel kapag tapos na yung ating vlog. Salamat po sa mga kahit na hindi nakakahabol ng ating live ay nagsisend pa rin po ng pang-coffee sa Principesa para gising na gising, diba? Alive na alive para makapag-vlog. Ganun lang naman yun. coffee pag may time, Princess Maui. Who else? Meron pa ba? Parang si Winter Coco Sam lang. Thank you so much po. Really appreciate it. Okay. Early birds, sino-sino kayo? And then let's begin. Hello po sa early birds ng Princess Maui 2. Kung wala pa po ang mga nanonood ngayon sa Princess Maui 1, sa ating backup channel, hanapin nyo lang po, i-type nyo lang Princess Maui 2. Or maybe you can type the Herapond word. Nasaan yan? Ito ba yan? Yan. The Herapond, yan, madaling hanapin. Nakikita sa ating main channel. Or kahit Princess Maui and then yung number 2. Para mahanap niyo yung ating backup channel. Napakarami natin sa Princess Maui 1, sa original channel natin or sa main channel natin ngayon. We are 45K, pero 5K lang po ang nasa backup channel. Ba't hindi pa kayo tumatawid? Hoy, mga Mawinyas, Diyos ko, ano ba, may memory gap? Anong dapat gawin? Iinom na ba ng ano? Anlin ba yun? Hindi tayo sponsored eh. O, lipat po sa Princess Maui 2 ha, after ng live natin. O, kailangan nating palakihin yung ating backup channel dahil nga po kapag nagurgur itong main channel natin at ispadali nyo akong mahahanap. And special mention sa nasa Princess Maui 2 na or sa mga pioneers po na Mawinyans na nasa backup channel na natin. Ate Lorella, Ate Juliet, Ate Tess, Ate Susan from Canada, I think. Raul Salazar, kahit makipag-gera, madam, wala tayong ikapapan. Diyos ko po, sleeping giant. Yan, Diyos ko, kaya lang naman gusto makigera dyan ng US kasi nga may pera sa gera. Pero hindi nila kaya yan, lubog sila sa utang. Hindi nila kayang durugin ng China. Diyos ko po. Oh. Kels Raquel, Ate M. Neferda, hello. Live ito, healthy lifestyle. Ay, may pa-color na pala. Pakendi nga muna, napapahingang aking ano, pangarap. Panga. Ay, panga. Maayong aga sa tanan-tanan. Arn M. Andrea Post. ACS Patuinan.
Ate Beth Goodson, hello. Josefa Canlas. Amen, amen, amen. Thank you so much po kay Ate Annabelle Tuzon from Canada for the $279 Canadian dollars. Really appreciate it po. Okay, let's discuss. So sa recent vlog ni Spokes Harry Roque, huling vlog niya for Lenten season or ngayong mahal na araw kasi sa web, di ba yung schedule niya Tuesdays, Thursdays and Sundays yata. Eh, hindi siya pwede mag-vlog bukas dahil nga po Webe Santo, no, nangingili ng ang dating spokesperson ni Pangulong Duterte. Eh, pinaringgan niya si Hello Kitty na di umano ay Judas nga. And tamang-tama po yung kanyang comparison, no. Tinraidor ni Judas si Kristo noon, kapalit ng pilak. Ngayon tinatraidor tayo ng ibinoto natin or pinagkatiwalaan natin, kapalit ng ginto. Pero nasa offshore account, okay. Money talks, wealth talks, and it talks so loud, mga tatuya. So, kapalit ng siguro mga frozen things, frozen assets, eh, pagkakanulo tayo. Baka ang kondisyon ng pagsasauli ng kanilang yaman, eh, gamitin ang ating bayan na maging, di ba, ground ng mga gamit ng mga kano sa kanilang balak na pakipag-gyera sa China. So, pinagtatakpan pa rin to ng mga ensaymada vloggers, no? Pero ang kanilang palusot dito ay dapat naman talaga natin ipagtanggol kasi ang West Philippine Sea ay atin, sabi. Walang West Philippine Sea. Yan ay South China Sea. Okay? Hindi kinikilala ng ibang, ng buong mundo ang West Philippine Sea. Pag pinag-usapan yung dagat dyan sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas, lalo yung lagpas sa territorial waters natin, lagpas sa dalampasigan natin at ilang kilometro, ilang milya pa, pag lumagpas doon, ang tawag doon ay South China Sea. Nilolok, mga magagawa natin sa mga ensaymada. Pero ito nga po si Spokes Harry Roque, talagang matindi yung kanyang warning na yung nangyari kay Jesucristo na ipinagkanulo ni Judas, halik ni Judas, at may ipapakita niya ako sa inyong video mamaya sa second topic natin. May humalik din at talagang diring-diri. Diyos ko po. Ay! Thank you so much po. Sino po ito? Ate Eliza po ba ito? Thank you, Ate Eliza. May Judas rin sa Pilipinas. At ang mamamatay ay hindi si Jesucristo this time, kundi mga lahing Pilipino, mga taong bayan. Kapag isinabak tayo sa giyera dahil hinuhudas tayo ng ibinoto natin at sinuportahan, ipinangampanya na nambudol naman sa atin, well, dapat naman talaga siyang, dati pinipigil-pigilan ko pang sarili kung batikusin yan kasi nga, ang alam ko, hindi naman siya may kasalanan, kundi yung kanyang jowa na butoda. Pero still, bakit niya kinukonsinti? Bakit ano, kung hindi niya kayang suhituhin yung kanyang jowang butod, eh, kung siya'y takot sa jowa niya, eh, ba't siya pa siya tumakbo? Ano yun? Budol. O, di ba? Still, Judas, eh di, ang ending nito, eh, mapapahamak tayo, lalo may napipintong gyera, at pinapayagan natin na dumito ang mga kagamitang pandigma ng anemika. Hindi po kasi pwede na yung kanilang mga amphibians, di ba, mga aeroplano, nakalagay lang sa kanilang mga fleet, yung malalaki nilang parang barko na ginagawa nilang parang hangar, o ginagawa nilang parang doon kasi nagla-landing at nagte-take off yung kanilang mga jet plane and whatnot, di ba? Mga helicopters, ganyan. And even yung mga tanki de guerra nila, kailangan nila ng landmass, kailangan nila ng lupa na malapit sa China kasi babakbakan nila yung China. Or kunwari, puprotektahan nila yung Taiwan, kakampihan nila yung Taiwan, at mukhang madadaan sa peace negotiation at peace talks yung problema ng Taiwan at China, eh. Just like what happened in Hong Kong, di ba? Nung binawi ng China ang Hong Kong from British colony, from being a British colony. Kung hindi matuloy yung sigalot, yung gulo sa sigalot na yan ng China and Taiwan, itong, ang Pilipinas ang gumagawa ng kunwari sigalot. Itong ginagawa ni Kuting, mukhang inaantay talaga nilang may mapatay ang mga inchik na Pinoy, di ba?
baka mamaya may mabomba doon ng tubig sa magrarasyon sa BRP Sierra Madre. Kunwari tinamaan ng tubig na barug ang ulo sa gilid, sa handrail ng barko. O, tapos ayun, nakomatose na tegi. Diba? O, oh, may napatay ang mga in-check. Gero na ito, pumatay ng isang lahing Pilipino. So, ipapahamak talaga tayo ng pusang inamoy. And si Spokes Harry Roque, finally, hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Although, pinagbabawalan niya ni VP Sara na banat-banatan si Hello Kitty. Nakita ni Spokes Harry Roque yung resemblance ng panghuhudas ni Judas Iscariot kay dating sa 'di ba sa ating savior ng mga Christians si Jesus Christ. Ay ganito rin ang ginagawa ni Hello Kitty panghuhudas sa Pilipinas, panlilin lang pambubutol, pananaraidor, ipinagpalit sa pilak, hindi pilak, ginto, kung may mga gintong deposits yan abroad, 'di ba? Baka 'yun ang kondisyon, pumayag kayo na maglagay ng mga 'di ba ng EDCA sites dyan para nandyan ang aming mga sundalo. Hindi namin ibabalik ang iyong mga tagong yan. Baka ganun ang kondisyonis eh, di ba? So, pakinggan po natin si Spokes Harry Roque sa kanyang comparison. And ano, Spokes Harry Roque, mag-iingat ka, baka ikay magurgur. Di ba? Eh, bumabanat ka na ng malala ngayon, pero salamat at ikaw ay naglalakas loob, di ba? Despite na nakakatakot banatan. Hindi nakakatakot sigurong banatan yung Hello Kitty iyan. Dahil takusa naman daw yan eh. Takusa ba? Takot sa asawa o takot sa USA? Takusa eh. Takot sa USA. Takot sa USA o takot sa asawa. So, mas nakakatakot yung asawa. Malamang, no? Pero si Spokes Harry Roque, bumabanat. Salamat na lang. Merong, kumbaga ay kaalyado si VP Sara na bumibira-bira ngayon sa administrasyon. Baka sabihin nila, hindi lang ito nabigyan ng pwesto, kaya bumibira-bira si Spokes Harry Roque, di ba? Ganyan lagi ang padak ng mga ensaymada eh. Pero kita naman po natin na nasa katwiran naman ang paninindigan ni Spokes Harry Roque. Ang dami naman po talaga ng kasablay ang ginagawa itong gobyerno ni Hello Kitty. So, deserve bilang mabatikos, di ba? Let's listen to Spokes Harry Roque. At kayo na po ang magsabi kung tama yung kanyang comparison, kind of an analogy, na hinuhudas at tinatraidor ang sambayan ng Pilipino. Nang pinagkatiwalaan ng marami, pero ang ending ay ipapahamak naman tayong lahat kapalit ng gintot pilak na namumulaklak sa iba yung dagat. Gintot pilak namumulaklak sa iba yung dagat. Saya niyang pula, inandar di saya ang asawa. Saya niyang puti, walang puti ang itlog ng mukhang salapi. Ano ba yun? Okay, let's listen to Spokes Harry Roque, mga ate at kuya. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talaga nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, eh meron daw magic na nangyari. Magic? Pero ako naman po, dahil ang mampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan sa ilalim nitong Judas na ito. Oh my God. Na i-bentry niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto. Oh. Kapalit ng mga tagong yaman. Oh. Na matagal ng nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto na ibenta, tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nakaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Aroy. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na, dahil anytime po ay po pwede na makalagkad tayo sa gera na wala naman mong kinalaman ng bansa. Uh-huh. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon, ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Totoo. Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandyan na po sa gilid ng digmaan, na wala naman tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino. Totoo yan. Ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang ating Panginoon sa krus,
At bagamat ang Pilipinas po ay pwedeng makalagkat sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa krus dahil sila ay mamamatay. Darating pong araw, magkakaroon din tayo ng bala, pasko ng bomba, pinoko. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng Judas at tayo po ay babangon na sa ating kinalalagyan. Sama-sama at magbabago tayong babangon muli para sipain so, ng pusa. Alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. Tayo po ay linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Oh. Linagay po tayo sa peligro. Linagay ito, po tayo ngayon sa posibilidad na anytime tatargetin tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban dahil lamang hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo para nga po manlusog sa ating mga karating na bansa. At dahil po dyan, maski wala naman tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhang bayan, eh po pwede po tayong makalagkat at po pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba. Dahil sa larangan nga po ng international law, kapag pinayagan mo ang iyong teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na magkakaroon ng danyo sa ayaw, bansa, ikap ay meron responsibilidad. At yan nga po ang malungkot na katotohanan na dahil ayaw ng mga nagbayad ng pilak ng ginto kay Judas na ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo, sa US. Ang ginawa po kapalit ng pilak ng ginto, hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Pero huwag po tayo mag-alala. Mapapako po tayo sa krus. Magkakaroon po tayo na isang araw na tayo po'y dadapa at maraming mamamatay. Pero hindi po yan sa patagal na panahon dahil darating din po ang Pasko ng kabuhay, ng pagkabuhay. Babangon din po ang bayan. Tayo po ay babagong muli bilang marangal na bayan at tayo po ay magigising sa katotohanan na sa muling pagbangon natin, ang tanging magtataguyod ng interes ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino lamang. Well, ito na po ang ating huling broadcast. Okay, so sa vlog na yan, hindi niya pinangalanan si Hello Kitty. Pero sa tingin niyo, sino pa ang tinutukoy na Judas? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. And agree ba kayo? Okay, kending muna bago tayo mag-tumawid sa isa pang halik ni Judas or halik na parang ruming-rumi, Ginoo ko. Like mga ate at kuya. Ayan, Ate Elisa Cueto gives us pang snacks diretso sa akin through my GCash account. Thank you so much po, Ate Elisa Cueto. Really appreciate it. Si Liza Tanas Butod Mudlo. Mutlog, malaki ang mata. Sino yun? James Vlog nag-like na sa ating live. Thank you so much po. Firma Mraga, hello, hello. Hindi ba tatabla ng kulam si Kuting Lawlaw? Kuting Meow Meow, sabi ni Arnie Curtis. May nabiling araw protection yung kanyang juwawawa sa Thailand. Maraming alam yan sa mga ritual-ritual at mga pulse-pulseras thingy. Diba? Para ano, pangontra, baka may mga amulet yung mga yan eh. Diba? So, yeah. Hindi tatablan. Hopefully, tablan. No? May mga, sayang talaga yung mga ganyang kaalaman eh. Well, sa Mindoro, marami niyan. Saan pa? Sa Sikihor. Saan pa ba? Maraming may alam sa mga hiwit-hiwit thingy na yun or kulam, di ba? Witchcraft, bakit nga naman hindi gamitin ng mga Pilipino? Hindi kasi, ang mga latter generations kasi, hindi minana yung ganyan. Sana kung may mga problema nga. Kaya lang masama daw po yan sa demonyo nga. Pero, minsan, di ba? You fight evil with evil.
May nabanggit ko ba sa inyo, may nag-message sa akin nga, hindi na pwede yung mga ano lang, vlog-vlog na lang ang pagbubulgar ng mga ginagawa ng mga sindikato. Hindi yung pwedeng sampasampan na lang ng kaso or whatever, ang kailangan dyan, gurgur. Sindikato yan, willing gumurgur, di gurgur din ang katapat para matapos na ang problema. Sabi lang po na nag-chat sa akin. Hindi yan pwedeng mga binubulgar-bulgar lang mga magnanakaw eh. O loto na minanalo na naman. Magnanakaw. Mamamatay tao. Ano pa? Mga Judas. Ay, hindi na pwede dyan yung mga kaso-kaso lang. Kailangan ano? Corporal punishment na mas malala. Na ultimate kung pwede lang. Kuya Francisco De Grano from Canada. Hello, Ate Jillian 29 from Singapore as well. Hello, hello Singapore. Kailan ko kaya mararating ang apakagandang city na yan? May Kapal ang mag-lead na para i-keep safe ang kanyang... What? Oh, kakagigil sabi ni Jaljong. Sinasadya yan ni ano kasi sila itatakas na madami siyang baon. Sana huwag mangyari yan. Oh, si paglayasan na lang talaga sila. Sino yan? Dapat ilabas na ang Polveron video ni Feb Baby M para maunahan pa, baka maunahan pa ng GMA TV etc. Ipalabas ang fake na video. What? Fake na video? Are you sure na fake? Anong patunay mo na fake? Anong patunay mo na fake yun? Like do you have the technology to detect if it was just fabricated, edited? Are you a technical guy? Do you know information technology and whatnot? Are you good at that? Computer technology? Really? Anyway, tawid tayo sa isa pang halik ni Judas or halik na nandiri. Okay. So, pagkatapos ko mapanood mga ate at kuya itong vlog ni Spokes Harry Roque, although hindi naman siya nag-drop ng name kung sino yung tinatawag niyang Judas, pero napaka-obvious kung sino yung kanyang tinutukoy, di ba? And Judas is popularly known for his, di ba? Kiss. Kasi ang alam ko, ang pagkakaalala ko at sana tama yung pagkakarecall ko mga ate at kuya, para ma-identify ng mga Romano ba yan, kung sino si Jesucristo na dadakpin at ipapako sa krus, at si Judas nga po ang binayaran nila ng pilak para ipagganulo nga si Jesucristo, para malaman ng mga huhuli, kay, was it the Jews or the Romans? Ang humuli kay, well, kailangan kong i-review ulit ang aking theology lessons, mga at kuya. But, sa pagkakarecall ko nga po, para ma-identify kung sino si Jesucristo, hahalikan nung Trojan na si Judas. Oh, Trojan na naman. Parang yung si SpongeBob. Hello, SpongeBob! Naalala ko na naman si SpongeBob na nagbablog din. Hindi ko na alam kung nakasabay ko or katatapos lang niya. Hindi ko pinanood. Ano naman yung mga fake news mo, SpongeBob, ha? So, ganun yung ginawa. Halikan si Jesucristo at pag nahalikan niya, yun yung hukulihin or dadakpin. So, was it Judas? Halik ni Judas nga, di ba? Kilala siya halik sa halik ni Judas. May nakita akong halik na parang hindi naman halik ni Judas, pero parang nandiri yung humalik. Bakit ka naman nandiri? Maluloka kayo. I mean, ako mga ate at kuya ha, ang mga magulang ko naman ay, talaga kami po, ang pamilya namin ay destitute talaga. As in, purita lulu mga ate at kuya. Laylayan kung laylayan, grassroot kung grassroot, di ba? Ang tatay ko, mekaniko. So, ang trabaho niya, literal na madumi. Laging madungis ang tatay ko, no? Puno ng krudo. Diyos ko po, talagang... Ang hirap pa naman tanggalin yan, mga atit kuya, ha? Yung dumi ng sasakyan, kasi mekaniko, nabubuting-ting yun. Nabulag nga si Papa, eh. Yung, I think, yung left eye niya. Bulag yun, eh. Parang tinamaan ng kung anumang, I think, gasolina or something yung mata niya. Nung nabubuting-ting sa ilalim ng sasakyan. So, artificial na yung isa niyang mata. Ay lagi yan siyang ano madungis, no? May mga grasa ganun. Pag umuwi si Papa, ang hirap laban ng mga damit. Hindi pa yan kailangan maligo kasi pagod, mapapasma. So ang ginagawa niya, alam niyo yung panghugas niya
ng mga itim-itim kasi madumi yun eh, krudo, I think, yeah, krudo nga yata yun, no? Whatever that is. Basta mauling si Papa lang, marami mga itim-itim na parang uling. Ang ginagamit niya panghugas, ano? Gaas! Gas! Kerosene! Kasi di ba parang may pagka-oily yun eh. So madaling matanggal ng kerosene at mainit yun. Yung mga mansya na minsan ang hirap, lalo sa balat, and even sa damit, ha? Ang hirap laban ng mga pantalon ni Papa at damit. But magagawa natin, mahirap kami. So, pero pag naging habit namin na imbes magmano, humalik, hahalik sa tatay namin. And hindi naman kami nandidiri. Tatay namin yun, tuwan-tuwa kaming sumalubong dun. Papa ba salubong? Tatakbo na kaming salubongin yung tuwing umuwi. Kahit gabing-gabi na, nag-aabang talaga kaming magkapatid. Ano? Eh, kahit na pawis yung sa paglalakad, amoy krudo, amoy grasa, or what. Masasaya kaming mga bata na sinasalubong yung tatay namin. Nagtatsaga, lalo ako ang babae sa aming bahay. Nagtatsaga kaming kuskusin, maong pangso. O Diyos ko, ang tigas-tigas naman ng fabric ng maong. Tapos ang dumi-dumi pa ito. Kaya ang kamay ko hindi maganda, mga ate at kuya, di ba? Hindi babaihan ang kamay ko, pero sige lang. Kasi nga, nung kami mga bata, batak kami sa trabaho, nangangahoy, nagsisibak ng kahoy, nagtatanim ng palay, di ba? At kung ano-ano pang trabaho na mabibigat, at yan nga rin po, naglalaba, at hindi naman biro yung labahin ng mga damit ng aming magulang. So, but despite that, we learn to embrace it. Sa amin, normal yung ganun, madungis. Trabaho ni na Papa yun eh. Kahit naman madungis, ang trabaho naman ay ano, matino, marangal, hindi po ba? Pero itong isa, hindi ako makarelate kung bakit parang diring-diri siyang humalik sa kanyang tatay. Well, ako akla ako, pero hindi naman ako ganitong madiriin. Hanggang ngayon, mga dad, kuya, kapag si Papa ay, may edad na si Papa, pero kapag tanggap na namin na ganun yung trabaho niya, no, lagi siyang marungis pag uwi. Pagod, di ba? Lagi hilot-hilot namin ang mga kamay pa niyan. Pero hindi naman kami naging madiriin or nandidiri sa tatay namin. Pero itong anak ng kung sino man ay diring-diri sa kanyang tatay after humalik. Well, panoorin niyo yung video. Oh, kayo nang humusga, ano ba to, maarte lang. Pero alam niyo, kwento ko lang sa inyo at nabanggit ko na to. I have mentioned this in the past na kwento sa akin ng puting hito na masama daw talaga ang ugali ng anak ng lala ng taong ito. Ang panganay na kamukha ni Anis. Gets nyo na ba? Yung mukhang tomboy. Mukha naman talagang tomboy, oy. Okay, nandali. Okay, let's watch the video, ha? Huh? Oh, panoorin nyo, mga tat kuya. Bakit naman ganito ka? Ay, Diyos ko po, ginawa ko ako. Maarte lang ba? Or what? Or, I don't know, parang bad trip talaga siya eh. Nanawa ka talaga akis mga ate. Hindi ko kinaya mga ate at kuya. Kayo na mag-judge o go. Jun Miyagi, thank you so much. O humalik yung bunso, humalik yung panganay, tapos nagpunas ng mukha, ibinaba yung pamunas ng binaba yung labakara or bimpo at parang bad trip, sumimangot, o tumingin sa iba, nag-cover na, hala, mabantot ba yan siya? Diri-diri, bakit? Ay, mukhang anamang dugyot, no, ang tatay. Mukhang madungis, well, maitim ang tatay, mukhang hindi pa tumataba, baka hindi pa masyadong nakaka-recover sa depression at paggamit ng anes. Nang masarap na binibili sa bakery na nakilala na nakabalot sa na maraming flavor. Irma girl, hindi ko kinaya mga dad kuya. Bakit? Tignan nyo naman. Ang punas, tapos nagpunas ng tuwalya sa mukha at baho. Paano na lang sinabi? Ang baho. Ang baho ng puno. Okay, here's my analysis sa video na yan, mga dad kuya. Hindi ko talaga kinaya. Ay, ginawa ko. Right? Hindi ko talaga kinaya.
Mayaman at kuya ang pagpupunas ng ilong. Shoot ng inang paho. Well, to be fair with them, kasi sila ay politics, di ba? They belong in Philippine politics. Ang pamilya nila ay nasa politics. So, dapat kasi laging merong mga ganyan, mga sweetness, kuning-kuning, lalo't may video or may photographer, no? Dapat beso-beso, di ba? Dapat kunwari close ang bond. Ganun talaga yan eh, no? Kung ano ang gustong makita ng tao, kung ano ang gusto nilang ipakita sa taong bayan, yun ang kanilang gagawin. So, may mga beso-beso, may sweetness, may close bond nga, ang ganap-ganap. Pero, baka picture lang yun eh, no? Like, yung multiple shots. Pero may kuha ng video, yun ang problema. So, sa picture, beso-beso, pero pagkatapos ng, nakuna nyo naman yan, sigurado akong ang ipapublish nyo naman ay yung picture na nakabeso kami. At hindi yung nagtatabo na ako ng ilong at nababahuan. Kaso muuso na rin ang video ngayon, hindi lang photos, di ba? O di, huli cam. Captured on video yung pandidiri ng panganay. Nababahuan pa. Mukha bang mabaho yung tatay, mga ate at kuya? Mukha bang mabaho? Ah! Kapanahunan pa po yata ng anis eh, ng tumatabingi ang kung anumang tumatabingi. Ay, kumabingi nga talaga mga atat kuya. Tabinging-tabingi talaga. Kita ba? Tabinging-tabingi. So, kapanahunan ito ng ano, kahiligan doon sa matamis na panghimagas na nabibili sa kilalang bake shop. Yun ba yan? Kapanahunan ba yan yan? Rumi, huling-huli sa video, caught in the app, diring-diri. Hindi ba siya mahilig maligo? Well, hindi naman marumi ang balat niya nung nakita ko. Yung kampanyahan, talagang nangitim yan siya. Pero nung meet and greet sa Malacanang, although brown skin naman yan talaga siya. Yung tatay nila, brown. Pinoy na Pinoy ang kulay, pero hindi naman dugyot. Well, baka nung moment na yan, no, kain-kain kunwari sa kumakain sila sa parang open area eh, outdoor, al fresco dining, kineme. Parang nagdi-dinner outside, diba? Yeah, nagla-lunch outside or whatever, kumakain sa labas ng bahay. At may beso-beso thinging ganap. Ano yung pakitang tao? Mga ate at kuya kami, hindi kami sanay magmano sa mga magulang namin. Pero humahali kami, at pag humahali kami, bibig talaga yun sa mukha. Kiss na totoo. Diba? Smack talaga. Hindi yung beso na cheek to cheek lang. Hindi kami yung cheek to cheek ng mga magulang namin. Totoong halik. Okay? Sila nga cheek to cheek na nga lang diring-diri. Oh my God. Kwento sa akin ng puting hito, mga adat kuya. My God, I can't. I just can't. Kwento sa akin ng puting hito, masama naman daw talaga ang ugali ng panganay. And even yung pangalawa, ay yung pangalawa, crush na crush ko mga atad kuya. Mas pinakagwapo yung pangalawa eh. Yung panganay, well, kilig-kilig din ako noon, pero parang naramdaman ko na parang showbiz lang. Katulad ng mga kampanyahan, di ba ang daing kinikilig sa kanya? Yung pangalawa, suplado talaga yun eh, hindi mahilig mag-speech, pero gwapo, di ba? Yung bunso daw ang mabait, sabi ng puting hito. Kasi itong si panganay, naging nasa iisang, yeah, huwag ko nang banggitin, baka malaman nila kung sino yung puting hito. Nakasama ni puting hito ang lahat ng anak ng mag-asawa. Masama daw ang ugali ng panganay. Ano yun? Anong kasama ugali? Maldito, suplado, madiriin, masama ang bibig? Kanino nagmana? Pakicomment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo. Nakakaloka! Ay, kay Sakino ka dyan. Diba? Hello, Ate Genevieve D. or Jean VFD. Hello, hello. Oh, who's there pa? Parang walang pagmamahal. Siguro,
siguro kaya naaalibadbaran din yung anak, eh baka hindi rin maganda ang pag-uugali ng mga magulang. Nambubugbog daw yan sa mga kapatid, sabi ni Arnick, di ba? And even yung ano, yung juwawawa, yung sexy star. Kanino nagmana? Isa lang, Kuya June. Teka, magpakendi nga muna tayo ng mapahingang aking pangarap. Ay! Bisang oras, ano ba yan? Ah, pakabilis aman. Para daw may bruise ang pisngi ni Hello Kitty. Sabi na, ano pa? Correct. Mukhang marumi ang balat niya. Pero, kumis-kinis na yan nung ano. Matapos ng eleksyon. Viral ba yan? Nasa FB? Yes, nasa FB pero hindi siya masyadong viral. Baka nire-report. Okay, ang pakulay po ay nasa ating backup channel. Thank you so much again, Kuya Jun Miyagi from Japan. Domo arigato gozaimasu. Princessa McKnight, hello. Ang sensitive ni Charisse. I know, right? Kuya Noel Matrico. Mas sensitive po siya kasi sa akin. Grabe siya. So hard yun naman. Puna. At saka mga atit kuya, pag punas ng mukha na dumikit sa pudangsing, itinaboy, binaksak yung hanky, right? Yung towel. Hand towel or face towel. Oh my God. Well, kamukha niya ang kanyang mom shikels. But parang combination naman ng both. Anyway. Bakit nakatalikod si Lisa Tanas? Baka makita ang flu call. Cheer up, dapat yan isa sa mga topics natin. Kaya lang pagod na yung pangako, di ba? Eh, mamaya na ako magre-react dyan at hindi nga nagpapakita pa ng buong mukha si flu call. Si flu call. Kagwapa kagiding balaga, matuod, habal na nyo. Gutom pa nga ni ako makara, di Bernices? O pa nga ni ako kapamahaw? Ay, kumakakaon ko tang kara itinapay, makabakal ako at kapit. Gwap! Mas magmagit ang kagwapa rayon. Salamat po sa nagpakulay sa ating live. See you again sa mga susunod nating live. Special mention sa nasa backup channel natin na ang Princess Mavi. So mag-iingat po ang lahat and God bless. Class dismissed. Bye!